Tutulungin ko po kayo. Ah, sige nga. Galing na. Ang kanyang pagmamahal ay katulad ng sa isang magulang. Kahit kailan, hindi niya gugustoy na ilagay sa kapahamakan tayong mga anak niya. Kung pwede nga lang, kung kaya niya lang, na bawat oras, bawat minuto at segundo ng ating buhay, babantayan niya. Masigurado lang ang ating kaligtasan. Katulad ng sa isang ama na kayang ibigay ang kanyang buhay, maprotektahan lang ang kanyang anak, ang kanyang pamilya. Katulad ng sa isang ina na kayang akuin ang lahat ng pasanin ng anak, protektahan lang ito sa mga sakit na nararamdaman. Dahil ang magulang, walang hindi kayang gawin. Walang hindi kayang tiisin para sa anak. Kahit siya mismo, sasakripisyo niya ang kanyang kaligtasan. Siya pupuntahan ngayon. Baka inihintay ka na nun. Ayoko nga po nun, Chapiling. Sige po, Chapiling. Kakain na po ako. Pupuntahan ko po si Tol. Very good. Tiga na. Ayun na. Wala pa rin improvement yung test results ni Hart. At this rate, baka... No. Get another sample from Hart. Run another series of tests. Pero Dok Gia, may simpan ng plan nakalipas. Hindi magbabago. Just do what I tell you, okay? Sige po, Dok. O anak, anong balita? Ay, wala akong tayo eh, pero si Hart po, kukunan ulit ng dugo. Ha? Huh? Ulit? Bakit? May problema ba? Wala naman, Nay. Basta ang sabi ko nila, kailangan nilang ulitin para malaman kung ano talagang problema kay Hart. Eh ngayon po, wala naman tayong magagawa kundi maghintay. Naku, sana naman maganda yung resulta na lumabas. Oo nga po eh. Tiwala lang. Magiging okay ako natin. Hello? Hello, Margaret. Are you enjoying time with family right now? Well, you better. While you still can. Enjoy the calm before the storm. Alam mo ako sa'yo. Maghahanda na ako sa mga susunod na mangyayari. At kung akala mong tapos na ako, nagkakamali ka. Paumpisa pa lang tayo, Margaret. The worst is yet to come. Hello? Francis, what are you talking about? You, Francis? Anong binabalak mo sa pamilya ko? Anong gagawin mo? Hello? Hello? Anong gagawin mo? Ano ba nangyayari? Hello? Doktora? Hello? Doktora?
sugat. Sarap ng lamig. Tatay! Lamig ba? Ha? Lamig? Tatay, maraming salamat po. Lagi mo po ko inaalagaan at pinoprotektahan. Ang swerte-swerte ko kasi kong tatay ko. Sarap naman ang yakap ng anak ko. Anak, pakihigpitan pa nga. Opo, tay. Ang higpit naman ang yakap. Oh, naku, naku, nasasakal ako. Ang sarap naman. Sala, doktora! Jude, pwede ba tayo mag-usap sandali? Sige po. Tara po, tatay. Jude, nakatanggap ako ng tawag mula kay Francis kanina. Bakit po siya tumawag? Ano pong gusto niya? Parang nagbabanta siya eh. Parang may binabalak siyang masama laban sa atin. Oh! Hindi pa rin siya tumitigil? Hindi ako papayag na gawin niya sa atin to. Bingo! Bigla na lang dumating si Lola Doktora kanina. Nag-usap lang sila ni Tatay sandali. Tapos bigla na lang sila umalis eh. Bakit kaya, Tol? Hindi ko sila narinig, Bingo. Pero sa itsura nila, parang may problema na naman. At ayaw nila ipaalam sa akin. Kasi baka tungkol na naman sa akin ang problema na yun. Tol, kakatapos lang ng isang problema. Pero huwag mo nang isipin na may bago. Break muna tayo dyan, ah. Mas maganda pa, maglaro tayo. Di ba ikaw pa rin ang taya? Habulin mo ako! What a pleasant surprise. Finally. Minisita mo ako, Margaret. And Jude, andito ka ulit. Ang dami namang bumibisita sa akin. I must be very popular. Ayaw ka. Ayaw mo talaga kami patahimikin. Bakit mo pinagbantan si Doktora? Ano pinaplano mo? Jude, teka muna. Andito ako sa kulungan, di ba? Ano magagawa ko? Tumawag lang naman ako kay Margaret para kamustahin siya. In fact, I even asked her about the weather. Dahil nararamdaman ko na may parating isang malakas na bagyo. Isang malaking dilubyo. Shut up, Francis! I'm sick and tired of your games. Sa akin gagalit, hindi ba? Pwes, magtuos tayo sa korte. Huwag mong itama yung ibang tao. Lalong-lalo ng apo ko. Easy. Easy. Baka ma-highblood ka na naman. Sige ka. Baka kung mapano ka. But as far as I'm concerned, I am innocent. Until proven guilty! Isa lang naman sasabihin ng korte. Francis Camillus is innocent. And they will set me free. Bingo, si Nanay. Malungkot na naman siya. Hindi ka pwede mawala sa amin ako.
kausapin ko din sila, Clara, doktora. Isiguraduhin namin na marami kami magbabantay kay Hart palagi. Kung sakaling ituloy ng Francis na yun yung binabalak niya. Ako rin, pupuntahan ko si Albertus. Sasabihin ko sa kanya na i-increase din ang security dito sa ospital. Mabuti na nag-iingat tayo kasi hindi natin alam kung ano nasa isip ni Francis. Sige pa. Ma. Kaya. What's wrong? It's hard, Ma. Kakakuha ko lang ng bagong blood test results niya and it doesn't look good. Wala pa rin improvements. Sa narinig mo kanina, kinagawa naman lahat ng mami giyo mo para gumaling ka. Pero Lola, Doktora, lagi na lang po kayo nag-aalala para sa akin. Lagi na lang po kayo malungkot. Apo, ganun kami kasi mahal na mahal ka namin lahat. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola, Doktora. Naisip ko na mas mabuti mawala na lang ako para wala na kayong problema, para hindi na kayo mahirapan. Apo, huwag ganun. Imbis na isipin mo kung bakit sa kailangan mawala, tingnan mo yung mga dahilan kung bakit kailangan mong mabuhay. Ha? Heart, kung hindi dahil kay Francis, matagal ka na dapat magaling. Kaya hindi dapat tayo magpatalo sa kanya. Naintindihan mo? Dapat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Imbis na isipin mo, ihanda mo ang sarili mo na mawala ka sa amin. Hearts, hanapin natin yung mga dahilan kung bakit kailangan mo mabuhay ka. Paparoon ito, para. Kailangan ko po mabuhay para kay Tatay. Mahal na mahal ko po siya dahil hindi niya po ako pinapabayaan. Alam ko po malulungkot siya kapag nawala ko. Mamimiss niya po ako sigurado. Ako nga po, miss na miss ko na po yung mga ginagawa namin dati. Yung mga laro namin, yung kwentuhan namin ni Tatay tuwing nahatid niya ako sa school. Yung mga sulat niya, na-surface niya sa akin tuwing bubuksan ko ang baon ko. Yung binabantay niya ako sa pagtulog ko. Si Nanay, sigurado iiyak siya kapag nawala ko. Ayoko siyang umiyak. Gusto ko na pong magising kasi namimiss ko na yung tinuturoan ako ni Nanay sa mga assignment ko. Mamimiss ko na rin po yung namamasyal kaming tatlo ni Nanay at Tatay. Nagsisimba na magkakasama, natutulog sa gitna nilang dalawa. Sila Lolo Tupi at Lola Lusing din po. Namimiss ko po yung mga biro sa akin ni Lolo. Lagi nga po ako natatawa sa kanya eh. At kapag pinubuhat po ako ni Lolo Tupi sa balikit niya, namimiss ko po yung mga yakap sa akin ni Lola Lusing, yung mga luto niya, at kapag sinasamahan ko siya sa panghihirot niya. Kasama din po si Tita Agata. Namimiss ko na nga po siya. Lagi ko nga po siya tinutulungan, gumawa ng video ng mga sayaw niya, at yung mga pangaral ni Father Gap sa akin. Marami ako natutunan doon. At namimiss ko na siya makausap. Si Mami Gia din. Ngayon ko lang nalaman na siya pala ang nanay ko. Gusto ko pa sana siya makilala eh. Ang dami ko pang hindi alam sa kanya.
Ang dami ko pang gustong gawin kasama siya. Na kapag nawala ako, hindi ko na magagawa. Kayo rin po, Lola Doktora. Konting panahon pa lang kita naging Lola. Pero kung nawala ako, Mami, miss ko rin po kayo, Lola Doktora. At saka ang buong barangay namin, sina Ninong Bart, Kuya Makoy, Kuya Beans, Lolo Rambo. Mami, miss ko silang lahat. Lagi sila nandun para sa akin. At syempre, ang best friend ko si Bingo. Maski nagkasakit na ako, hindi niya ako iniwan. Mamimiss ko ang mga laro namin. Bulaga! Jesus, maraming salamat po. Binigyan niyo po ako ng maraming tao nagmamahal sa akin. Hindi dapat ako mawala para sa kanila. At tama po si Lola Doktora. Silang dahilan ko para mabuhay. At yun dapat ang isipin ko, nagagaling ako para sa kanilang lahat. Papasalamat din ako, Apo. Masaya ka na uli ngayon. Ipagdasal din natin kay Jesus na pagalingin ka na niya para sa ganun makasama mo uli lahat nagmamahal sa'yo. Ito na po ang resulta ng bagong work blood kay Heart. Nakapagtala nga pong Rick. Bakit may nangyari ba? Oh my God, this is good news. Jude, Clara, gumagaling ang anak natin. Gumagaling si Heart. Mabubuhay ang anak natin. Anong ibig mo sabihin? Hindi rin ako makapaniwala, pero gumanda ng husto yung blood test results ni Heart. Ibig sabihin, yung blood infection na inaasahan kong kaadat sa dugo niya, hindi nangyari. Ibig sabihin, lumalaban yung katawan ni Heart? Yes, Jude. Gagaling ang anak natin. Mabubuhay siya. Sila nung nalaman nila magiging okay na po ako. Tingnan mo, sabi ko sa'yo eh, pag lumaban ka at naniwala ka, may pag-asa kang kumaling. Mabubuhay po ako, Lola Doktora. Hindi na po magiging malungkot si nanay at tatay. Makakasama ko na po kay ni Mami Gia. I heart you po, Lola Doktora. Ngayong alam na natin bumubuti yung lagay ni Heart, ibig sabihin lumalaban pa rin siya. Siyempre, ingapo ko pa. Malaban talaga yan kahit nun pa. Kaya nga tayo rin, hindi tayo dapat sumuko. Para naman maramdaman ng apo ko na hindi siya nag-iisa sa laban na to. Oh, sige pa, mauna na po ako sa inyo. Opo, Lola Lucy. Promise po, kayo po ang dahilan kung bakit gusto ko mabuhay. Heart, Tol? Nandito ka na. Sabi po ni Heart, kayo daw pong dahilan kung bakit gusto niyo pong mabuhay. Kaya gagawin ko po ang lahat para magising na po ako. Para magkakasama na po tayong lahat. Gagawin po ni Heart ang lahat para magising na din po siya. Para magkakasama na din po tayo. Nak, hihintay namin lahat yan ha. Kaya bilisan mo na yung pagising mo. Opo, Nanay. I heart you po. Opo daw po, Aling Clara. I heart you din daw po. My heart's really getting better.
thank you kasi kundi dahil sa lahat ng tulong mo, hindi mangyayari to. Mahal mo yung baby. I'm so proud of her. Lumalaban siya, man, lumalaban si Heart. Hindi magtatagal, makakasama ko na siya. No, Tia. Magkakasama na tayong tatlo. No. You've done enough. Alam ko, pagod ka na, anak. So I think it's about time that you take a rest. No, ma, kaya ko pa. You deserve to rest. Pagpahinga ka muna. Gusto mo ba makita ka ng anak mo na ganito? Pagpahinga ka muna. Kapiling! Umuukay na po si Hart! Eh di mabuti. Di ba sinabi ko naman sa'yo na bubuti din ang pakiramdam ng best friend mo. Boss, tapos na ba kayo sa dyaryo? Pwede ba mahiram? Salamat. Bakit yung balita kayo? Sa nangyari sa kanya, dapat patay na siya. Wala. Imposible. Nakita mo may balita doon sa social media. Yung kay Heart Jesus, yung tungkol sa batang nilaso ng doktor. Ayun o. Yung nakakulong. Bakit daw? Ano meron? Eh, bumubuti na daw yung kondisyon ng bata. Sa ngayon, nakaka-recover na siya. Eh, di ba malubal naman talaga lagay ng bata? Naku, buti sinerte siya. Eto ang minalas. Doc, salamat ka. Nabuhay yung bata. Kung hindi bibigat ang kaso mo, big T ka. Masalamat ka, palpak ka. Ganyan talaga mga bagay sa katulad nyo. Ang mabulok sa kulungan. This can't be happening. Hindi pwede mangyari ito. Hindi! Palpak ka na naman! You're such a disgrace! Wala, wait lang! How dare you call me dad? You're not my son. Tama na! Tama na! Doc, okay ka lang? Ang nangyari yan? Babalo niya tayo.